Hello guys, andito po ako sa bakanting tabi ng bakanting lote. Nakaparking po ako. Ang inyong makikita, nandito po si ako. Good morning po sa inyong lahat. Shout out po. Simple Vlog. Welcome to Simple Vlog TV. Dito po nakaparking po ako. Hello guys. Shout out po sa inyong lahat dyan, lalo-lalo na sa aking mga Junaki sa Pinas po. Dito po ako sa Riyadh. Guys, ngayon eh, dito po ako sa exit na to. Ayan po oh, yung tapat nito, building. Kung makikita niyo itong building na to. Nung dumating po ako dito, wala pang mga dingding yan. Nga salamin ngayon ang dinidingding nila. Ilang taon na yan dito. Tapos na lang yung kontrata ko, di pa natatapos yan. Grabe, di ko yung mabilang eh kung ilang palapag yan, guys. Sa tingin niyo mabibilang ba ninyo yan? Hindi ko nga mabilang eh. Malilito mata ko diyan eh. Ayan po. Ayan. Ang office ng aking amo nandoon banda po sa kaharap nitong kamera na to. Ayan po. Ayan, ayan. Kung makita ninyo 'yan, ayan. Dito po ako sa bakanting lote po. Ayan. Nagpalilim po ako dito sa punong kahoy na to. Kasi maaraw po kasi. Ayan. Dito po ako sa sidewalk na to. Kaya ito po yung sasakyan na Explorer na dala ko, guys. Bago pa yan, sariwa. Sariwa po po yan, mga wala pang isang taon. Kaya mag-antay ako ng mga ilang minuto o ilang oras siguro, kasi sabi ng amo ko antayin ko raw siya. Ngayon mag-aantay ako dito, eh wala tayong magagawa eh. Ganito po trabaho ko, guys. Mag-aantay po ako dito ng ilang oras. Ngayon pag inantok ako, pwede man matutulog, hindi naman nakikita nila eh. Sabihan pa ako na huwag daw ako matutulog sa loob kasi ayaw nilang matuluan ng pawis. Ano sila? Ano sila? Hilo? Hindi ko matutulog. Ang trabaho ko dito ay pinupuyat sa gabi. Pinupuyat sa gabi. Tapos ito pa araw trabaho. O, ayan guys ha. Makikita natin. Malawak po ito. Dito pala po, palang lugar na to ay King Pahad po ito. King Pahad. King Pahad. Malik. Malik King Pahad po yan. Ayang sasakyan na nakikita po ninyo. Ayang sasakyan dyan. Ayan. Ayan po ay papuntang King Salman po yan. Street po yan. Kung walang liko-liko, diretso lang po yan. King Salman po yan. Tapos pagdating ng highway na yan, sa dulong-dulo ay airport po, yung highway ng airport. Kaya ito po ang sentro ng Riyadh, guys. Itong Malik Pahad na ito, sentro po ito. Ito po yung Riyadh City po. Ito po yung pinaka ano talaga nila, nasa gitna po talaga ito, lugar na ito. Pag yan po'y nakalabas na po tayo nito sa ibang mga highway, ibang mga kalsada, sakop pa rin ng Riyadh, pero kumbaga sa Pinas, iba-ibang barangay na po yan, iba-ibang lungsod, ganun. Kaya yan po eh, na kwento ko lang po sa inyo, sa di pa nakakaalam, medyo hindi lang masyado natin itong may show ang mga building po sa
kalagitnaan po niyan. Kasi kung sa dulo nito, yung mga building na yan ay puro building pa sa sunod, puro kalsada na parang ganun. Yung ito lang po, dito lang ako naka-parking sa exit ito sa bakanting lote na to, kasi bawal po yung sa highway. Dahil pag nahuhuli po, ah, hindi naman nahuhuli, tinitikitan po yon, kakamerahan. Dahil sa uso kasi ang cellphone ngayon, guys, kamera na ang cellphone na po ang ginagamit nila. Ngayon, hindi naman katulad sa Pinas na pag nakita ka ay isyuhan ka agad ng ticket. Eh, driver ka lang naman eh, di ba? Ang gagawin po lang dyan, diretso po sa may-ari po ang ilang violation na ibibigay sa isang driver. Yun, ganun po yun. Maliban lang siguro kung ang may-ari mismo nagda-drive, ganun pa rin siguro, kasi parang direct, ibig sabihin, direkta sa cellphone nila po ang contact nito. Ganun po yun. Kaya alam na kaagad na pag silang may-ari mismo na huli, hindi ko alam kung magkapatawaran ba sila o hindi. Kasi pag ako bilang driver, ganito po kasi ang trabaho ko, baga sa awa ng Diyos, ilang beses po ako nagkakaroon ng violation dito, may bitin red light, may stepping sa kalsada, kumbaga sa basketball, nulumagpas lang sa guhit, nakamirahan na naman, violation na naman. Yun. Di ko naman akalain na stepping ka lang sa guhit, kakamirahan na agad. Kaya, yun. Punta ka agad sa kanila yung mga violation ko. Mabuti na lang, hindi naman kinaltas sa sahod ko. Kung kinaltas po, ay wala na akong sasahurin. Ganun po yun. Kaya, para sa ibang mga driver din na tawag ito, nakadepende po sa kanilang amo. May amo po talaga na pababayarin po talaga ang driver sa violation nila. Ako naman ay siguro naawa siguro, di naman kalakihan pong sahod ko, kasi pag kinaltas po yon, palagay ko wala na matira, kasi sa loob ng isang linggo kung kakamerahan ako dalawa bisis, tatlo ganyan. Ano naman kasi ako eh, medyo konting kaskasiro lang, lalo na pag hindi kasama ang amo. Kahit na kasama kong amo eh, kumakaskas pa rin ako. Kaya lang yun nga, kasama kong amo nung isang gabi, nakamirahan ako. Sinabihan pa ako, di mo nakita kamera? Kumislap. Nung kumislap, sabi, ah, hindi ko nakita po. Pero nakita ko, sabi niya, atras mong konti. Ay lalo na nakamirahan, dinubli pa ang pagpa-plus. Adi, sabi ko, ayos. Buti na lang, gumanon ako eh. Di, maganda ang pagkakuha. Nagpa-cute pa. O sige guys, maraming salamat. Dito na lang. Kasi wala eh. Aantay pa ako ng mga ilang oras. Ingat na lang po kayo dyan lahat. Sa kapwa vlogger ko dyan, sa saan man sulok ng mundo. Ingat po kayo lagi dyan. God bless.